Magandang balita ito para sa San Miguel Beer dahil base doon sa mga social media post ni Jericho Cruz, mukhang na-clear na siya para maglaro sa Beermen. Nalagay kasi sa safety protocol itong si Cruz kaya hindi siya nakapaglaro doon sa huling laban ng SMB kontra sa Meralco Bolts. Pero laban dito sa Blackwater Bossing doon sa kanilang twice to beat advantage na playoff series na magsisimula sa Miyerkules, mukhang clear na maglaro ito si Jericho Cruz. At syempre malaking bagay yan para sa San Miguel Beer na na-miss yung kanyang serbisyo. Itong si Coach Leo Austria hindi pa natin matiyak kung siya ay available, pero sigurado na kung available nga yan ay pupunta yan dun kagad syempre para manduhan ang SMB. Ang isa pang labas-pasok doon sa safety protocol ay itong si Rodney Brondial at kakailanganin din ng SMB yung serbisyo niya lalo na yung kanyang rebounding at hassle. Na napansin nga ng karamihan mas maganda ang performance ng SMB kapag si Fajardo at si Brondial lang magkasama kaysa kay Fajardo at kay Manuel. Samantala naman, ito pang isa nilang player si Robby Herndon, hindi pa rin yata nakiklear, so abangan na lang natin sa Mercurys kung siya ay makapaglalaro. Sa ngayon, medyo may bentahe ang San Miguel Beer kontra dito sa Blackwater dahil ang report ay ito si Joseph Taha ay hindi makapaglalaro dahil may injury. So ibig niya sabihin si Brandon Roser lamang ang tatao dito kay Junmar Fajardo. So ibig din niya sabihin na mapapagod si Roser dito sa depensa at hindi na siya baka masyadong maasahan sa opensa. Pero asahan din natin na ito si Coach Ariel Vanguardia gagawa ng adjustment dahil sunod-sunod na ang talo nitong Blackwater Bossing. Sa panig naman ng San Miguel Beer, kinakailangan huwag silang maging overconfident kahit meron silang twice to beat advantage dahil syempre bilang number 1 seed, sila talaga ang tinatarget ng ibang koponan. Kaya abangan na lang natin kung sino-sino mga players ng San Miguel Beer ang actually magsusuit up sa game kontra dito sa Blackwater Bossing sa Miyerkules. Tinalo ng Meralco Bolts kahapon ang Barangay Ginebra 92-83 at dahil dyan, isang panalo na lang ang kailangan ng Bolts at pasok na sila sa semis at ma-eliminate ang Barangay Ginebra. Ang nanguna dito sa Meralco Bolts ay yung kanilang assistant coach na si Luigi Trillo dahil siya pa rin na nagmamando doon sa koponan habang si Coach Norman Black ay nandun pa sa Estados Unidos. Si Coach Trillo din ang naghawak dito sa Meralco Bolts nung tinambakan nila doon sa eliminations ang Barangay Ginebra. Yun nga lang noon ang Ginebra ang may hawak doon si Assistant Coach Richard Del Rosario. Kaya marami nagsabi na mag-iiba yan kapag si Team Cone na ang nandoon. Pero kagabi si Team Cone na mismo ang coach ng Ginebra pero nanalo pa rin ang Meralco at umabot pa ng 20 puntos yun lamang nila at 1 point. At nakadikit na lang ang Barangay Ginebra nung patapos na yung laban. Kaya ngayon, kung of course alam natin na ang Meralco ilang beses na rin naman ginawa yan. Nanalo sila doon sa first game nung mga serye nila laban sa Barangay Ginebra, pero sa bandang huli, Gene Kings ang nananalo. So alam naman siguro yan ni Coach Luigi Trillo, kaya kinakailangan doon sa susunod nilang laban ay diinana nila ang Barangay Ginebra mula umpisa. Sa panig naman ng Gene Kings, nasiro si L.A. Tenorio. Wala siyang naibos na buong laro at itong si Stan Hardinger at si Aguilar, mababa yung shooting percentage nila. Naka 26 points si Scottie Thompson pero halos siya lang ang gumawa at wala siyang nakuhang contribution mula doon sa mga teammates niya. Kaya ngayon kinakailangan mag-adjust ni Coach Team Cone sa susunod na laro. At of course katulad doon sinabi natin nung nakaraang araw, nung nakaraang nating video, kahit inactivate na ito si Jeremiah Gray, malabong gamitin niya ng Barangay Ginebra unless necessary talaga. Dahil nga, kare-recover lang niya mula doon sa ACL injury. Hindi natin matitiyak kung gagamitin niya doon sa game 2 dahil must win yun sa Barangay Ginebra. Pero masisiguro natin, ito si LA Tenorio gagawin na lahat para ma-improve yung laro niya dahil hindi yan papayag na mabokya ulit. Mayroong twice to beat advantage ang TNT Tropang Giga dito sa Converge doon sa kanilang playoff series. Pero hindi naman natin pwedeng i-discount yung possibility na yung bataan ni Coach Jeffrey Carriaso ay makagawa ng upset. Nung nagharap sa elimination si itong Converge at TNT, kamuntik nang manalo ang Converge. Yun nga lang, nagkaroon sila ng mga miscues nung endgame at syempre, naging hero ulit sa TNT itong si Jason Castro. Ang nakikita ng karamihan dito sa Converge, mukhang nangangailangan sila ng isang veteran presence doon sa team. Dahil karamihan dyan, kung hindi rookies, ay mga sophomores at yun ang dahilan kung bakit sila nahihirapan kapag close games. Lalo na ngayon at playoffs, siyempre iba na ang laro at marami nga nakapansin mas magiging physical ito kaya yan ang kailangan paghandaan lalo na nung mga rookies ng Converge. Of course alam natin na ang TNT
ay handa na sa mga ganyang sitwasyon at lalo sila naging mas lakas dahil itong si Jason Castro ang ganda ng nilalaro at syempre of course si Mikey Williams na laging madidependahan pagdating sa scoring. Yan ngayon ang kailangan bantayan ng Converge dahil nga kailangan nilang talunin ng dalawang sunod ang TNT kung gusto nila maka-advance sa finals o sa semifinals. Ang ibig din niya sabihin, sa susunod na conference sa tingin ng karamihan, baka kukuha na ng isang veteran itong Converge para maging mentor ni RK Ilagan, Justin Arana at yung iba pa nilang players. Pwede nila yung gawin sa pamamagitan ng free agency o di kaya naman trade. Depende kung anong magiging available na options at kung anong klaseng veteran leadership ang hahanapin ni Coach Jeffrey Cariaso. Sa ngayon, nakafocus sila dito sa pag-survive kontra sa kupunan ni Coach Cho Treyes na kahit nababati ko sa paghawak niya sa gilas, ay okay naman ang handling niya dito sa TNT dahil nga number 2 sila sa standings. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta ng playoff na ito. Hindi nakapaglaro itong si Kevin Alas doon sa game 1 ng Magnolia versus Endex dahil nalagay ito sa safety protocols. At nakita naman natin na naging epekto kung saan tinambaka ng Magnolia itong Endex at si Mark Baroka na naka-top score ng 24 points. At dahil dito, huwag na tayong magtaka kung ang Endex ay maghahanap ng isang guard na pwede nilang maging backup kung sakali nga, for example, ganito mangyari nito si Kevin Alas ay ma-injure o di kaya hindi makapaglaro. Ibig nito sabihin, mukhang malabo na yata talaga na ito si Kiefer Avena ay makabalik dito sa Endex sa Philippine Cup at baka sa Commissioner's Cup na ito maglaro, if ever. Mukhang hindi talaga sila magkasundo ng Endex pagdating dito sa haba ng kontrata nila. Kaya sa ngayon, ang daming umasa sana na ito si Kiefer Avena maglalaro sa Endex ngayong Philippine Cup. Pero hindi nga yan nangyari. At dahil dito, napaka-dependent ng Endex dito kay Kevin Alas bilang point guard. At kung nawala siya, nakita naman natin na sobrang naging epekto nito. Hindi na pwede kumuha ng point guard na additional ang Endex ngayong Philippine Cup dahil tapos na yung trade deadline. Pero bago magsimula ang Commissioner's Cup, kinakailangan tumingin ni Coach Cheng Giao kung saan siya pwede kumuha ng backup dahil nakita naman natin na naapektuhan talaga yung pag-setup nila ng play hindi lang sa opensa pati sa depensa dahil itong mga guards ng Magnolia ay nagagawa yung gusto nila doon sa court. Kung makaabante man ang Endex, for example, dito kontra Magnolia na medyo mahirap kung hindi maglalaro si Alas, lalo silang mahirapan doon sa susunod na round dahil malamang makalaban nila either itong Converge o di kaya ay TNT Tropang Giga. Kaya sa ngayon, although nakafocus ito si Coach Cheng Giao dito sa patuloy nilang serye kontra sa Magnolia, kinakailangan tumingin din siya dito sa future ng Endex kung saan sila kukuha ng isang guard na pwedeng maging katandem ni Kevin Alas para naman hindi sila masyadong mahihirapan kapag ganitong mga matitindi na ang laban sa playoff sa PBA. Shout out kay Raven Banyes, John Cantos, Lenodo Gaitans, Dexter Domer, Tion Mercado, Judy Villarosa, Brian Andres, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Jose Juntilla, Oji Santillana at Tagle Family, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, Anthony Allen Family, Ireneo Salangsang Family, Renz Altamera Family, Rowena Pilado, Rodelin Kitamura Family, Jordan at Jandre Di Malanta at Sid Maria, All Black New Zealand, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Kuya Mike TV, Edwin Carmona Jr., Junjun Matas Family, Angie, Rugi at Patpat, JJ Sibum, Michael D., Joy Anturalba Travel and Tours, John Patrick Abrea, Celino Valles at Jonel Alagon Family, Omar Espinosa, Andrew Anyosa, Lorenzo Castillo, Katsakino Ducusin, Jason Mendoza, Alexis Deterala, Alvin Ulatan Family, Julius Benedict at Jason David, Rodelio Gomez Family, at Enrico at Presi Angsioko.